ng isang rider sa Batangas matapos masapol ng isang jeep. Ang rider hindi agad na malayang naputol na pala ang kanyang binti at paa. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon, exclusive. Sakuhang ito ng CCTV ng Barangay Bugtong na pulo sa Lipa, Batangas, makikita ang pagdaan ng jeep na ito sa National Highway mag-alas 11 ng gabi noong Linggo. Maya-maya, tumabi ito, nag-hazard light at tumitsyempong mag-U-turn. Ilang saglit pa, makikita naman ang isang parating na motor na mabilis ang takbo. Hindi na nahagip ng mabuti ng CCTV, pero nasa pulpala ng motor ang bumper ng lumilikong jeep. Sa sumunod na kuha ng CCTV, parang wala namang nangyari. Nakapagmaneho pa ang rider ng halos 50 metro. Pero maya-maya, bigla itong huminto. Nakababa pa ang babaeng angkas, pero ang rider bigla na lang natumba. Yun pala, hindi na niya maitukod ang kanang paa sa kalsada dahil nahiwalay na pala ito sa kanya. Kinilala ang rider na si Frederick Ann, 30 taong gulang, taga Taysan, Batangas. Agad namang rumesponde ang medical team ng barangay. Ang naputol na kanang binti ni Frederick na iwan sa kalsada, ilang metro mula sa kinaroroonan ng biktima. Yung paa, yung binti na nakasa kalsada po, ang first po namin ginawa ay hinarangan po muna namin ng barrier para po hindi na siya madaanan. Then ang sinod ko pong pinuntahan is yung nakamotor. Para po ma-first aidan sana, ay pagtingin ko po medyo malala na po yung tama nung sa nakamotor. Dinadain niya na po at hirap na daw po siyang huminga. Isinugod sa ospital ang biktima, pero dahil daw sa tindi ng pagkadurog ng kanyang mga buto, hindi na raw kayang maibalik pa ang naputol na binti. Laking panlulumo raw ng angkas ng rider na si Gigi Familara. Malapit na raw kasi sana silang ikasal. Sumuko naman ang driver ng jeep sa barangay. Pag-arahin na raw sana siya nang mangyari ang disgrasya. Depensa raw ng tsuper. Diretso lang po yung jeep kasi hindi niya daw po napansin na may nasumabit na po sa kanya. Dinala sa Lipa Police ang driver ng jeep, pero pinakawalan din siya matapos magkasundo ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.